sumainyo ang kapayapaan. Kapayapaan na kailanman ay hindi ninyo masusumpuan kung wala kayo sa pila ng Diyos. Yan ang katiyakan na binibika ng Ama sa kalangitan. Habang siya'y nakamasid sa bawat isa sa inyo, sa pagparito pa lamang ng inyong mga paa, sa bawat hakbang ng mga malalakas at malulusok na mga paa na kanyang ibinigay sa bawat isa sa inyo, tunay na narinig ang kapangyarihan. Punong-puno ng kapangyarihan na kanyang ipinagtiwala sa bawat isa sa inyo. Dahil ang mga panayan po ay kanyang binaspasan. Pinuno ng kapangyarihan kung kaya ang lahat ng kanyang itinakda sa inyong bayan magpahanggang ngayon ay hindi pa naman. Mapapalad kayo aking mga kapatid dahil sa aking sinimula. Narito kayo ang papatuloy na kanyang itinakda sa inyong kapatid. Mapapalad ang nagpapatotoo sa lahat ng bagay ng inyong nararanasan dahil iyan lamang ang isang tanda na kayong lahat ay aking mga kapatid. Magamat nahihirapan kayo sa pagsunod, sa pagsapamuhay ng lahat ng mga nakatakda at nakasulat sa banal na aklat. Subalit narinig pa rin ang inyong pagsusumika na masunod ang lahat ng utos ng Diyos. Diyos na makapagaling sa Ama nating lahat, kung kaya't ang inyong mga pinagmulan ay tunay na nilinis na mga minala ninyong kasalanan ay nilinis na. Paulit-ulit namin na ito na ipinapaalala sa bawat isa sa inyo upang sa ganun magkakaroon kayo ng lakas ng loob na sila man ay pahayagan ng mga mabubuti pa. Ang aking salita ang nagbibigay buhay sa inyo. Salita din ng Ama na iisa lamang ang aming kapangyarihan. Kung ano rin ang mayroon kayo ngayon na patuloy ninyong pinasasalamatan. Maraming salamat din aking mga kapatid. Ano't ano man ang inyong nararanasan sa inyong paglilingkod. Buhay na buhay ang inyong mga diwa. Buhay na buhay ang inyong mga kalooban upang sundin at tupdin ang lahat ng inyong mga pangako, ang inyong pakikipagkasmo sa Diyos na may likas sa iyo. Na nagtiwala ng maraming kapangyarihan, nagkaloob ng karunungan, nagbigay ng mga kautusan. Dahil ang sanglibutan ito ay marami ng kautusan. Subalit masigit na pinahalagaan ninyo ang mga kautusan. Ama natin na nagpahalaga sa bawat sa sinyo. Maging ako man nung aking tanggapin ang mga tuntunin na inihangat sa akin ng Ama. Bagamat ako man ay nagkatawang-tao, anak ng Diyos, nasaktan din ako tulad ng inyong nararanasan. Nanalangin sa Ama
humingi ng awa at habag, subalit kung yan ang nakatakda sa bawat isa sa inyo, tulad ng nakatakda sa akin. At itinakda ng Ama na aking napagtagumpayan, mapapalatid kayo. Dahil kumasa kayo, sumandig kayo sa kapangyarihan ng Ama, sa kanyang mga pangako, na nariyan sa tipan ng Ama, na paulit-ulit ninyong inaawit at binabasa, pinagninilayan. Dahil siya ang Diyos na mapagtinanan. Kailanman ay wala pang perpekto sa sangkutan ito. Subalit alalahanin ninyo aking mga kapatid, kayo ay tao na may kalooban na nasasaktan. May puso at damdamin. May katawan na napapago. May isip na binago na. Kaya walang kadahilanan na kayo ay susunod, na kayo ay manginginawa higit sa paglilingkod at pagtugon sa kanyang kalooban. Maging matapang kayo na magdirigma ng Ama. Dahil yan ang nararapat na makita sa inyo, hindi sa pakikitunggali sa lakas, hindi sa karunungan. Sa pagpapahayag ng katotohanan at sa pag-aaral, patuloy at patuloy na mag-aaral kayo sa salita. Na yan ang magbibigay pag-asa, magbibigay buhay at kasiglahan sa iyo. Ako man ay nananalangin sa ng ilang araw upang aking mapagtagumpayan ang lahat ng yan. Kaya kayong lahat, patuloy kayo na sama-samang nananalangin sa akin. Ang katitiya kayo, ngayon ay didinggin, tutugunin, at hindi kayo mabibigyan kailanman. Walang kabiguan sa patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Ang katagumpayan ay inyong aantayin. Aasahan dahil iyan ang nararapat ninyong kapatid o kakapatid pagdating ng tamang panahon. Magtanim at magtanim, magtanim ng kapatid. Dahil ang binhi ay kumuskog na. Nagiging isang punong kahoy na sa inyong mga buhay. Kaya huwag kayong hihinto aking mga kapatid. Ipagpatuloy ninyo ang inyong sinimulan. Takipan ninyo ng pag-ibig ang inyong mga gawa. Upang silang lahat ay inyong maakay din. Tulad ng inyong mga maisang. Ang inyong kapatid na aking ginagamit na nagpapaliwanag sa gabi ito. Siya man ay may mga suliranin. Siya man ay may mga kalungkutan. Siya man ay may mga kabiguan tulad ninyo. Siya man ay nakakaranas sa panahon ito ng mga pagsubo. Subalit isa lamang ang kanyang pinangahawakan at nakatitiyak siya kasama niya ang Diyos. Dahil minsan, tinatanong niya rin ang kanyang sarili kung tama ba ang kanyang kapasyan. Nagtatanong din siya sa Diyos, sa Ama na kanyang pinagtitiwalaan, sa pastol na narito sa kawal. Siya man ay may ngiti, bagamat nasasaktan ang kanyang kalooban. Subalit ang kanyang sinasakbit, kapag nararanasan niya ang ganung mga pagkakataon, may Diyos pala na tutulungan ako upang ang aking mga mahal sa buhay ay mabago. Patuloy na mababago at gagawa ng himala ang Ama.
dahil ako'y nananalig at nananampalataya. Sumasampalataya sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kapangyarihan. Pagamat hindi pa man ito ang panahon, na nalulungkot siya, subalit siya'y umaasa. Umaasa at hindi nawawala ng pag-asa na siya ay hindi mabibigo. Dahil naroon ang kanyang mga kapatid na tutulong at katulad niya sa pananalangin upang sila rin ay babago. Pagkaroon ng kamalayan, pagkaroon ng bagong pananaw sa buhay. At yan lamang ang kanyang ipamamana na kayamanan sa kanilang lahat. Minsan siya man ay umiiyak ng kalungkutan dahil nakikita niya ng kanyang mga mahal sa buhay ay wala pa sa Panginoon. Bagamat alam nila at batid nila na may Diyos, subalit nagkakalakas loob siya dahil ang kanyang gabay lamang ang pangalan at banal na pangalan ng Ama sa sanglibutan nito na wala na siya ibang sinasabi. Ama, ako'y nagmamakabaw na sila man ay mahumupo. Magkaroon ng kababaang loob. Magkaroon ng lakas loob na matutunan ng mag-aral mo at tumugon sa iyong panawagan. Dahil hindi ako mananatili sa sakitan. Ako'y pansamantala lamang din. Tulad ninyo lahat na aking mga kapatid. Subalit pinaghahawakan niya ang banal na salita ng Ama na ito ang magbabago sa aking mga mahal sa buhay. Dahil ikaw, aking Amang Yahweh, ay may magagawa sa paglang. Ikaw ang aking inaasar na magbabago ng kanilang kalooban, ng kanilang katayuan bilang tao na lilikha. Sila man ay pansamantala na ipinagtiwala mo sa akin. Kaya ako'y hindi namawala ng pag-asa. Dahil naroon ka. Buhay ka nga, O Diyos, na aking pinagbili. Buhay ka sa aking pagtitiwala at pananampalataya. Naroon ito ang pananalangin na aking mga kapatid na aking hinihingan ng pagtulong upang silang lahat ay patuloy na mabago tulad ng aking mga kapwa na binago. Tulad ng aking mga kapatid. At siya ay lubos-lubos na nagpapasalamat dahil alam niya na siya ay pinakikinan ng inyong Amang nasa langit. Lubos-lubos ang kanyang pasasalamat dahil nangyayin. Kayo rin ang kanyang pinaghuhugutan ng lakas ng loob upang ay hayag sa gabing ito. Kung ano man ang kanyang naranas at punong-puno siya ng pasasalamat dahil isa rin at nabibilang din siya sa kawang ito. Yan ang aking narinig sa aking kapatid at naririnig na kama na ang pag-asa niya ay dito lamang sa gawain ng Ama. Dahil sa panahong ito, siya ang namamahala sa tawa. Isa sa ito. Kaya hindi ko na pakahabain ang aking wiwikain. At ang Ama ay magwiwika ni sa mapagpalang gabi na inyong nakanggap
Diyos sa mga oras na ito. Maraming salamat, aking mga kapatid. Sumayin niyo ang kapayapaan at ang aking pag-ibig. Pag-ibig na naman, maraming salamat.